Oo, oh, okay. Ito mag-iilip. Dito ka. Kaya pa yan? Magdadalawang taon na po ngayon. Magdadalawang taon na? Kung pa, hindi nyo na pa-treat. Sinabi nung ngayon lang na. Hindi ka pa nagpatingin sa iba? Hindi. Ngayon lang? First time? Gusto sa'yo. Last year pa kami kumukuha ng slot. Ano ba? Nasasaktan ka pa ba? Oh, tingnan mo yung lips niya, oh. Sa loob ng dalawang taon, napuno na yung ano. Okay. Nga nga. Ganyan lang, kaya mo. Kulang, oh. Dapat yan. Kailangan. Kumbaga. Todo, todo. O yan. Kahit pa paano, ma-overstretch mo yung gilid. 2 years. Anong ginawa mo nun? Ha? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo nun bakit nag-lakcho ka? Noon po naglalagay ako ng tuwalya sa buhok. Pag angat ko po ng ulo ay nag-lock na po. Naglagay ng tuwalya? Pag angat mo ng ganun? Lock na po. Okay. Paano yun? Nainat dito. Kumitik. Di ba nakanganga siya? Nakanganga ka ba noon? Opo. Ah, okay. Wait. Pag angat ko po ng pag angat. Aangan niya. Pero kung ganito kasi, nakasara. Hindi yan, pero kung nakang anong pag ganun mo, possible. Okay. Relax lang, nga nga. Okay, nga nga. Dahan-dahan sarap. Isa pa, nga nga. Dahan-dahan sarap. Yan na, tumulak dito, naramdaman mo rito. Okay, relax lang. Normal lang yan para makakaramdam ka ng panibagong paramdam, parang may irritation ng konti. Pero saglit lang yan kasi nabago yung ano. Magmumulat ka. Siyempre eh. Sanay na yan. Ang tagal lang pa noon. Kain ka ng kain. 2 taon. Nasanay na lang gano'n. 3 beses tayo. Minsan, 4 pa. Makain. Okay, relax ka lang dyan. Ang sarap. Sarap nun. Atras ka. Atras ka. Para ma-perfect natin. Okay. Sige nga. Okay. Ay, sabi na. Ganto ka. Yan. Ah! Yan! Very white na. Kita mo? Dito kanina walang puwersa eh. Ganun o. Nakakalala siya pero o ngayon. Sige nga. Ah, kita na yung tarakan. O, tsaka lang muna, mamasas natin yung tiyo mo. Normal lang na medyo may panibago. Abante ka na yung? Umusog dito, pag gano'n ko. Pumasok eh. Patras siya pa. Oo, kailangan kasi meron yung ano rito. May junction yan dito. Ayaw gumagana dito. Oo, may junction yan. Kailangan nakasapok, nakapasok siya ron. Pag lumabas siya ron, siyempre, pag inangat mo, pag ginanga mo, maiinat yung mga ligaments at muscles niya rito. Masakit. Hindi mo mapuwersa. Pero pag nakapasok na yun, oh, na, laglag na. Kumbaga, mabinat mo na yun. Ngayon, ang pinaka-technique dito, sa mga nagka, madalas kong uulitin kasi maraming pasyente na rin lumalapit na may TMJD. Halos day by day may pasyente ng TMJD. Huwag kayong ihikab ng paganito, ha? Yung careless. Kailangan iikap tayo. Kita mo siya nga, hindi nga humikap. Inangat ka lang ng gano'n, na-dislocate eh. Gano'n o, no? Pag mag-iikap ka, medyo lubog mo ng konti. Kahit gano'ng kalaki yan. Ang lalim na lubog. Basta medyo lubog ang konti sa chin natin, ha? Ito, pambihira to. Inangat lang na gano'n, na-dislocate. Kita nyo naman, lumiis yung bibig niya, tapos hindi niya na maingangan na maayos. So, possible palang mangyari yun. Lalo sa mga hikap na careless. Tapos, sa mga pag nakahiga kayo, huwag na huwag kayong mag-iikab ng nakatagilid. Tandaan niyo yan. Delikado yung nakahikab ng nakatagilid kayo. Kailangan mas maganda pantan. Okay na? Oh, nga? Ah, yari ka. Okay? Sige.